Sustainable Development Goal o SDG ay isang programa ng United Nations na binubuo ng 17 goals. Hindi lamang ito para sa ikabubuti ng mga mamamayan, kundi para na rin sa ikabubuti ng ating kalikasan. Narito ang mga 17 na goals ng United Nations. Una, no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and lastly, partnerships for the goals. Upang lubusan na maintindihan ang Sustainable Developmental Goals, nagpa siya ang aming grupo na kumausap ng isang organisasyon na may kaugnayan sa isa sa mga SDG. This is Mayet from the Faculty of Pharmacy. I'm a clinical pharmacy student. I'm 20 years old and I'm a member of the Clinical Pharmacy Society. And I'm Yvonne from Clinical Pharmacy Society, 21 years old, and also a student from the Faculty of Pharmacy. So, ano po yung ginagawa niyo sa org? Sa org namin, meron kaming 8 clinics. So, yung clinics na yun is yung women, men's, geriatric clinic, pediatric, skin, mamamayang ayaw sa dengue clinic, or yung mad, diabetes and hypertension. Tapos, each clinic caters to a specific population na ititreat or like focus. So, like for example, the pediatric clinic focuses on the children, children's health, and stuff. Ganun. And then we conduct seminars services like blood glucose checking and like for example sa Diab we have blood glucose checking. Tapos meron din kaming mga check-up from medical doctors. Check-ups what we do is we invite physicians na mag punta dun sa activity namin, sa seminar namin, and then they can do, yun nga, free medical checkups. That's it. So, anong SDG po under you? Org? Our org is under Health and Wellness Development. Health and Wellness Development. So, for this school year po, ano po yung mga specific activities na na-conduct? Like, some place po and ano po yung For our clinic is the Women's Health Clinic. So, we went to barangays Bagong Silangan, Quezon City, and we conducted seminars on pregnant women and informed them about pregnancy, what to expect, what not to expect, the facts, the myths, and we gave free check-up to the womb of the mom, like the circumference of the belly. You measured. Yeah, and then we gave free menstrual calendars for the expecting moms and for the ovulating female of the community. So for us naman, I'm under the geriatric care clinic. So ang handle namin is yung mga lolo, yung lolas. And yung ginawa namin is yung sa faces na ginawa namin is physical exam. Then, yun, nag-Zumba din kami. Zumba, tapos, yun, free, yun nga, may medical check-ups din kami. Then, nagbigay kami ng mga gifts for the elderly. Kasi, usually, yung mga elderly natin, they feel neglected minsan. Kaya, parang, pinapasaya lang namin sila. Yun yung parang focus nung outreach namin. So for this school year po, ano po yung mga activities na nakunta? So yung Women's Health Care Clinic, which is yung aking
clinic, we conducted 3 phases of outreach sa Barangay Silangan, Quezon City. So yung first phase, nag-conduct kami ng seminar about menstrual calendar. So parang we taught women how to note their menstrual dates and ovulation dates. And then on our second phase, we conducted seminar about breastfeeding. Like the myths, the facts about breastfeeding, what not to do, what to do. And then yung care, parang postnatal care after giving birth. Tapos yung third is, we give seminars and check up for the pregnant women. Like what to expect during pregnancy and what happens to the female body during pregnancy and those kind of stuff. So for sa amin naman, sa geriatric care clinic, pinagsabi namin yung phase 1 and 2 namin. And it was held in Quiapo pala, St. John of God Polyclinic Center in Quiapo, Manila. Tapos, sa phase 1 and 2, ang ginawa namin is more on like profiling lang. Kasi we measured the vital signs of the elderly, yung mga medication history nila, medication list, tapos ba? Diet, nutrition, we checked that. And also, minsan nag-invite din kami ng medtech students, medtech interns, para mag-conduct ng laboratory testing on-site. Pero yung dun sa phase namin, we weren't able to do that. Kaya yun. So the next phase namin sa phase 3, we did Zumba and then we invited physicians from hospitals, ganyan yung makakilala namin to provide free medical checkups for our lolos and lolas. Yun. And then after that, we provided gifts then for them and entertainment, syempre, para masaya naman sila, happy sila. Ayun, yung ginawa. What is your takeaway from your interview? First of all, sa interview na ginawa namin kanina, nalaman ko na marami naman pala talagang taong nangangailangan ng tulong, hindi lang sa medical field, kundi sa other fields as well, na yun nga, galing sa SDG. Tapos, sa interview din, na-realize ko yung need ng ibang organization ng mas maraming support from other people. So, from this interview, I learned na within UST pa lang, ang dami ng orgs na nag-aim na at naka-focus sa mga sustainable development goals. And yung in-interview, isang pharmacy lang siya, so isang college siyang what if lahat pa nagsama-sama para sa iba't ibang goals and truly magiging helpful yon sa maraming tao. Na-realize ko dun sa interview natin na kung titingnan natin, sobrang dami na yung mga nag-work na organization, sobrang dami na yung mga nagpa-participate. Pero kung makikita natin dito sa society natin, parang kulang na kulang pa din, di ba? So parang na-realize ko na hindi pa sapat yung mga organizations na meron ngayon para makatulong, para makapagbigay tayo ng mas malaking impact sa environment at sa society. So para sa akin, mas siguro na-realize ko na dapat tumulong tayong lahat at saka hanggat maaari, sumali tayo sa iba't ibang organizations na tumutulong at nag-cater ng mga health and wellness or iba pa mga sustainable development goals para sa community. How do you think you can replicate what the organization or the individual has done? In my own way, as a student pa lang, if ever may opportunity akong makuha, I will join a certain organization na may relation sa SDG para makatulong naman ako kahit hindi siya medical field or community development, kahit simple like quality education kung paano ko ipapalaganap yon as a student.
So, as a physical therapy student, yung ginagawa nilang medical mission, pwede kami sumama doon. And may subjects din na for community-based na rehab, ganun. So, I think based on mga nakilala ko rin na nasa lower class yung status, eh, marami rin silang sinasabi na pag nami-meet nila kami, mga students na pwede ba kayong tumulong sa ganito? So, pwedeng humingi ng tulong sa amin or educate them. Like, kung yung mga natututunan namin sa classroom, kaya namin ma-explain man lang namin sa kanila kung paano yun nakaka-affect sa kanila or bakit ganito yung nararamdaman nila. So, I think that's it. To replicate this, siguro pwede akong pwede akong tumulong sa mga bata, like yung pagsali sa LPS, makakatulong yun para ma-educate yung iba't ibang mga bata, yung mga underprivileged para makapag-aral, na i-reach out sila para mas ma-engage sila mag-aral at matuto. Sa case naman ng college ko, pwede akong sumali sa iba't ibang organizations at saka ibang mga activities like yung Libre Hub na kung saan nagki-cater yun para magbigay ng assessment and physical treatments para sa mga persons with disabilities. In your own way, how do you think you can contribute to the SDGs? In my own way, madami akong pwedeng gawin since madami nga field yung SDG, 17 nga sila. So, kahit simpleng bagay like magpupulot ng basura or magtatapon ng basura sa tama. Tapos, I can help people as well na sa mga kalsada. Then, I can use my social media platforms to encourage other people as well to support the SDG goals. So, ang maraming goals yung ini-aim niya nga. So, yung, for example, yung equality, gender equality, dun pa lang, respect. Respect yung pinaka-kailangan natin. Respect for different genders, respect for the environment, lalo na ngayon, magkakatas lang ng season, summer season, or ano, magbabakasyon pa lang yung iba. I hope na pag nilandumihan yung dagat natin and yung mga places na pupuntahan nila. And let's live zero waste. Siguro para sa akin, isang magandang halimbawa na dito yung disiplina sa sarili. Like, kunyari, alam natin ngayon na nagkakaroon ng mga water scarcity. Pwede tayong magtipid ng tubig, huwag masyadong mag-aksaya nito. Like, kunyari, kung meron akong mga water leakage, pwede kong ipaayos agad yun sa maintenance para at least mabawasan yung excess water na nagagastos ko. At pwede din ako sumali sa iba't ibang mga organizations like na nagki-cater ng fundraising para din sa mga pwede sa mga health ng particular na tao, like at para at the same time na nakatutulong ako tapos na maintain ko pa rin yung health ko.